Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli kay Nanay Sunya upang balikan at maghatid tayo ng maagang Pamasko. So ayan po, meron tayong sponsor ulit para dito kay Nanay Sunya. Good morning Nanay Sunya! Good morning madam! Oh, kumusta ang good morning? Kumusta ang umaga? Ha? Mabuti. Ah, mabuti. So, gaano kabuti ang umaga mo? Ano bang kinain mo ngayong umaga? Ano bang almusal ni Nanay Sonia ngayong umaga? Hindi kami nag-almusal matang. Bakit walang almusal ngay? Walang bigas. Bibili pa ako. Walang bigas? Opo. Yung kunitipid, walang... Yung binigay niya, naubusan kami. Naubos na. Naubos na? Opo. O, tapos? Napasada pa ako. Namasada ka ng... Numabas na kayo? Opo. Magkano kinita mo yung umaga? 60 lang. 60? Wala pang bigas? 1-5 madam. 1-5? O, huwag na lang magbigas. No? Bili na lang ng asin para tipid. Matipid ah. No? Sila kayo muna saan ngay? Nandoon madam. Natatrabaho. Natatrabaho? Bakit ba si Nanay Sonia araw-araw kailangan magpipidal? Merong kakainin. Ha? Naubusan kami ng bigas. Yung bingay niya, awanan. Awanan na? Oo. Wala lang. Eh, masipag si Placido ah. Wala rin madam, pinabaw sila ng sirdo niya sa yung kinukuha niya ng, no, bibili kami ng bigas, o yun, no, kulang pasada ko. Bari, binabali na niya babali yung kanyang sahod para pambili ng bigas. So pagdating ng sahuran, kunti na lang nakukuha. Po. So kailangan mo talagang kumayod ng kumayod din. Po. Diyos ko. Tapos ang pagbabalot natin, kumusta naman na? Mabuti rin, dahil sumasama yung anak ko. Pero tuloy-tuloy pa din? Po. Tuwing gabi? Po. Hapon? Gabi na sila umuwi. Gabi na sila umuwi. Nandoon pa rin yung pagtitinda ng balot? Po. So, anong oras ka lumabas ngayong umaga? Kaninang umaga? Alas 7, madam. Alas 7? Tapos naka-16 na kayo. Wala pang bigas. Wala pang ulam. Wala pang ulam. Tapos lumabas kayo. Wala pa kayong almusal. Wala. Hindi kami nag-almusal dahil walang bigas eh. Tangali kahit malang kape o tinapay man lang, may laman yung tiyan nyo bago kayo namasada. Wala rin para tinapay, may lakas. Wala rin yung kape, naubusan. Kaya pala yung pagpapadyak mo kanina, nakita namin parang lupay-pay ka dahil wala palang, hindi makapadyak ng husto dahil walang kape. Walang tinapay. Awan. Pambili. Wala lahat. Wala lahat. Diyos ko po, Panginoon ko. Aba, mayroon ka ngayong mga ano ah, halaman na. Oo, oh, halaman ni Tonton, madam. Aba! Tinanim niya. No, kami magtatanim, mamamatay lahat. Bakit? Hindi ka lang magtanim. Killer pala yung kamay mo. Opo. Mamamatay lahat ang tanim mo. Pati yung asawa ko, hindi niya alam limang tanim. Ayan, maganda yun. Okay, nandito kami na ni Sonia. Hi, joy! Joy to the world! The world of joy. Hi, Joy. Kamusta ikaw, Joy? Ha? Okay, Nanay Sonia. Nandito kami upang maghatid ng maagang Pamasko sa iyo. Ha? Sabi mo nga, 60 pesos pa lang yung kita mo. Wala ka pang bigas. Umalis ka na ng bahay. No? Bumaba ng bahay para mamasada, maganak buhay. Wala pang kinain kahit man ng tinapay na may kape na may tinapay, walang ganun. So kaya pala yung padyak mo parang pagiwang-giwang na kasi wala ka pang kain, walang lakas, walang energy. No, awan. Kape, naubos yun kape. Kinapin ni asawa ko kagabi. Matagal sa kape yun eh. Kape sa baang binibin namin. Nanay Sonia, naabutan namin kayo. Nagwawalis pa. Oo. Oh, nabilipit pa. Nadaanan ni Kuya, wala sila dito yung dalawang anak ko. Nang sila. Sa kabila? Anong ginagawa dun sa kabila nga? Sila ng bibi. Iba talaga mga kababayan, no? Pag yung ang ilaw ng tahanan na wala sa loob ng bahay, no? Ganun talaga ang mangyayari. Hindi nakakapag-linis, no? Hindi na maalagaan yung mga bata.
hindi maasikaso yung mga pagkain nila dahil siyempre magulang, dalawang magulang, babae at lalaki, si nanay at si tatay nagtatrabaho. So ito hindi rin niya kaya, no, kung magtatrabaho pa siya, aalis ng maaga, uuwi ng gabi, uuwi lang ng tanghali para maghatid ng pagkain and then maglilinis pa dito sa bahay. So and then yung naiiwan, puro pang mga lalaki, iba talaga pag babae yung naiiwan dito sa loob ng bahay. Pero ganun pa man, buti lang itong dalawang lalaki niya kahit paano marunong naman din maglinis ng bahay. Kaya ayan. O nanay, sa inyo parang napapaluhan na naman kayo. Ano naman ang... Naman si Nanay Sonia, bakit napaluhas habang ako ay nagsasalita? Bakit, Nanay Sonia? Wala. Ano bang naalala ni Nanay Sonia? Bakit napapaluhas si Nanay Sonia? Hindi ko alam na dadating kayo, madam. Hindi niyo alam na dadating kami. At magdadala na naman ng biyaya para sa inyo. Na meron kaming pang-Christmas. Na meron kayong... Randa. Panghanda, no? Tapos, bukod pa dyan, sabi nyo, malaking almusal, walang bigas o tamang-tama, pagbalik namin dito, may dala-dala na naman kaming bigas para sa inyo. Yun ba yung napapaluha ka dahil hindi mo akalain ngayong umaga na wala kang bigas, then dadating kami na may dala-dalang bigas at grocery? Ha? Oh, so, ayan, no? Habang ako'y nagsasalita, si Nanay Sonia, tumutulo yung luha. Dahil siguro sabi ko nga kanina, imbis si Nanay Sonia mag-alaga dito sa bahay, maglinis dito sa bahay, pero ang sipag-sipag niya, naghahanap buhay, katuwang yung kanyang asawa para sa pamilya, no? Araw-araw, lumalabas, nagbibiyahe pa din, and then sa gabi, naglalako ng balot, no? Doble kayod, kumbaga kayod kalabaw para sa mga anak na maibigay. Kahit man lang yung pang araw-araw nila na pagkain na ginagawa ni Nanay Sonia sa araw-araw. Kaya ayan, napapaluha dahil ganun talaga ang buhay, no? Sobrang hirap. Wala tayong choice kundi yan na yung kapalaran natin. Kundi mamamasada talaga Nanay Sonia, no? Hindi pwedeng iasa lang yung kita doon sa balot dahil kung iasa lang doon, wala nang balik. Tama, no? Kung ilan doon, kung doon lang nakaasa yung mga pagkain. Hindi ako mapapasa ng madam. Yung asawa ko magkakayo, wala. Kulang ang tao. Kulang. Niya. Kung si Lakay lang, kung si Mister lang ang aasahan nyo, wala gutom ang aabutin. Lalong magugutom kayo. Ngayon pa nga lang, nakasama kayo, katuwang kayo sa paghanap buhay. Kinakapos pa. Wala pang almusal, no? Anong oras na? Tanghali lang, isang gabi lang kumakain kami, madam. Kaya gustuhin mo man o hindi, wala kang choice. Kailangan mo magkayod kalabaw, Nanay Sonia. So, yan siguro, no? Yan ang buhay talaga ni Nanay Sonia. Okay? Meron ako... Katol. Bumili ako ng isang kahon na katol. Kasi nakita ko sila kay mo nagsisindi siya ng katol diyan. Malamok nga ni Sonia. Malamok mo gabi, madam. Malamok. So binili na kita ng isang kahon para matagal ito maubos, mga isang taon. No. Opo. Magkano ba katol ngayon ni Sonia? 6. Sa 6. So ngayon okay na 'yan. Isang taon na ito. Bumibili ka ng, bumibili kami ng... Kundi ang ihiwa natin, wala tayong kutsilyo. Bumibili kami ng ano katong, madam. Pagkatapos, pampos, na anak ko. Yung pampos na binigyan nyo, awa na, madam. Awa na na? Oo. Anong pangalan ng katol? Wong-wong. Wong-wong? Awa-wong. Natawa na ako. Imbis na naluha na ako sa'yo, naiyak na ako sa'yo, pinatawa mo ako. Ano to? Wawang. Wawang. Tapos kanina na, sabi mo, wangwang. Diyos ka, asawa ni wangwang. Wala namang wawang dyan, ah. Yung nakakakuhon na maliit lang. Ah, merong wawang. Ayun, ako. Saan? Ayun, wawang. Ayun, wawang. Meron nga pala. Bakit sabi mo kanina, wangwang? Ano yung wangwang ng, ano? Pulis? Huhulihin na tayo. Okay. Basahin mo ito. Sunya, madam. Ha? Sunya. Sunya ba yan? Sunya. Sunya.
Wangwang. Wangwang. Okay, ito na yung ating grocery. Tamang-tama. Anak, kumuha ka na ng kaldiro. Hugasan mo na. And then, magsaing ka na. Kasi wala pa kayong almusal at para makakain kayo, anak. Sige na. Meron na tayong mga dilata dyan. Meron ng biskit si Nene. Kapito na yan. Ayan, may kape ka na. Sabi mo kanina, wala kang kape. Ayan, tapos mga noodles, mga apatid canton. Ayan, may sugar na rin. Tapos, gatas ni Placido. Gatas ni Bibi. Ay, gatas ni Bibi. Meron ka ng pagkain dyan ng mga bata. Tapos yung mga dilata, no? Yung ating mga dilata. Ayan, maraming dilata yan. Ayan, maraming dilata yan. Tapos, syempre, ayan, meron na tayong tuyo, suka, mantika. Oh, di ba? Ang dami na. Tapos, okay na. Nasaan na ba? Mag-ano na ng kaldiro, anak? Nandito yung bigas. Para makakain na kayo ng maaga. Kanina pa, wala pa kayong almusal. Pati yung mga bata, kahit man lang kape. So, ito na Nanay Sonia, may mga gamit ka na, no, pang laba. Yan, kompleto na yan. May mga sabon na dyan, powder, shampoo, barita, at dumdrum. Yeah. So, and then, bukod dyan sa mga grocery, meron tayo isang sakong bigas. So, ang ganda ng bigas natin. Kahit wala kang ulam o kahit baguong lang. Ay, Diyos ko po, ang sarap na, malapit-lapit siya at ano. Kaya, ang sarap ng bigas natin. Ayan. So, Nanay Sonia, merong cash na pinabibigay si ating silent sponsor, no? Na 500 na cash. So, may grocery ka na, may bigas ka na, may 500 na cash ka pa. Magpasalamat tayo sa ating silent sponsor from Pampanga. Ayan po. Maraming salamat po, ma'am, sa inyong gininto ang puso, no, na talaga nandiyan handang magbigay ng tulong para sa mga puspalad nating mga kababayan. Maraming salamat po. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoong Diyos araw-araw upang sa ganon marami pa kayong matulungan na tulad nila. Maraming salamat po sa ating silent sponsor from Pampanga. Nanay Sonia, ano ang mensahe mo sa ating sponsor? Salamat po. Si Madam. Ang pangalan niya. Madam na lang. Madam. Salamat po. Binigyan mo kami ng pang Christmas na grocery. Pati bigas. Hindi ko akalain na meron dadating ng biyaya ng pagkain namin. Hindi kami pa nag-amusal. Na dumating yung biyaya na bigas na binigay niyo kami na pang-Christmas po. Salamat po. Oh. Masaya, Nanay Sonia? Po. Ha? Po. Sabi mo nga kanina, hindi mo akalain na kami ay darating. At magdala ng maagang pamasko sa inyo at naluha ka pa at umiyak ka pa, no? Dahil sa sobrang saya, no, Nanay Sonia. So, si Tatay Placido ngayon, nasaan? Nandoon po sa trabaho. Nasa trabaho. Anong oras pa makauwi yun, Nanay Sonia? Mamayang hapon pa. Mamayang hapon. Alas 5 pa. So, huwag ka munang mamasada ngayong araw, ha? Kasi pupunta pa ako, baka mamaya pagpunta ko dito, wala ka na naman, mamasada. Pahinga ka muna kasi mayroon ka ng isang sakong bigas. May mga grocery ka na, so bigyan mo naman yung katawan mo ng pahinga, ha? Dito ka muna. Ayan, maalagaan mo muna yung mga anak mo, lalo na itong bunso mo, lagi mo naiiwan. Alagaan mo muna, dito ka muna. Papabili kayo ng gulong, Madam. Wala akong mabili ng gulong. Pinambili ko ng battery na. Gulong? Oo.
Doon pa sa Odanita pa. Anong saan mo binili yung battery? Bakit sa battery ng truck? Hindi, battery na ilaw yun oh. Ah, battery ng ano? Ilaw namin. Doon mo binili sa Odanita? Hindi, dyan lang. Wala dyan, dito. Wala dito. Mabili. Maliliit. Tapos yung pedal mo nga eh? Wala, hindi pa napakawa, madam. O anong ginagamit mo? Boundary lang. Ah, nag-boundary ka tuloy. Ungko di tamang-tama, mayroon kang 500. Bili mo ng gulong. Pupunta pa ako sa Odanita. Wala akong pamasahe, madam. Ah, sa Odanita pa kailangan bibili ng gulong. Bakit wala dyan? Wala. Maliliit, madam. Yung malalaki ang kailangan dyan, madam. Madali masira nung maliliit. Hindi, yung isa, yung gulong ng bike ng pangbata, hindi ba pwede yun? Hindi rin. Pang gulong na pedal lang. Upon yung gulong na tatura mo na pansamantala, yung malaking ganun? Hindi pwede, madam. Bakit? Hindi pwede. Gulong hindi din yun. Hindi kasya. Ha? Hindi kasya. Tali mo lang ah. Yung kagayan niya, na gulong, ang pwede dyan. Upon yung hilain mo na lang. Yan? Oo. Nasaan ang anak yung ano mo? So, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan, pakishare at subscribe sa aking YouTube channel. Lore Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.